Sir Arlie Calalo, kasama niyo si Roger Panisan. Sino pa ba? Si Sir Reyes. Mike Taboy. Pasensya na po ah, yung mga hindi ko nabanggit. Ay, ito pa lang. Ito, bayad kasi Kati Cruz. Ayan po. Sa araw pong ito, papasalamat ako sa lahat ng mga dumalo na isa sa ating pagdiriwang ng pambansang araw ng pamamahayag sa Pilipinas. So, ito po ay na isa katuparan natin sa tulong po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay naprubuhan April 30, 2022 lamang po. Pero po tayo ay 8 taon nang nakikipaglaban para po sa pagdiriwang natin ng pambansang araw ng pamamahayag sa Pilipinas. Dahil ang usually po pinagdiriwang natin is International Press Freedom Day. So tayo mo po sa Pilipinas, malaya ang mga mamamahayag dito, malaya tayong maglabas ng ating mga kuro-kuro. In fact, kahit nga po sa social media, sobra na ang kalayaan na nararanasan natin. Kahit sino na po, po pwedeng mag-vlog sa ngayon. Pero tayo po sa National Press Club, gusto po natin na maging malinis, maayos ang pagtupad sa tungkulin ng ating mga kapatid sa pamamahayag. Kaya po tayo ay may sinusunod na Journalist Code of Ethics. Yun po yung hinahanap natin dun sa mga kapatid natin na nagpo-post ang ano-ano sa social media. Kaya naman po dito sa National Press Club, ang membership po natin ay medyo limitado po. Tayo po ay tumatanggap ng membership mula po sa mainstream media. So kung tatanungin niyo po kung gaano karami ang miyembro natin, ngayon po nasa 1,000 na lang po. Ito po ay mula sa print, radio, and broadcast. Wala pa po tinatanggap na miyembro ng National Press Club na mula sa social media or yung mga blogger. Kasi gusto po talaga natin na linisin, ipakita natin hanggang yung integridad po ng National Press Club. Kaya po, salang-sala ang mga miyembro natin. Ayan po. At napapasalamat din po tayo sa lahat ng mga tagapagtaguyod ng proyektong ito. Hindi po ito may sasakatuparan kundi dahil sa kanila. Unahin ko na rin po ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at sa pamumula po ni kanilang Pangulo na si Dr. Cecilio Pedro. Ayan po. Lagi po sila nakasaporta sa National Press Club. At siyempre po si PNP Chief Benjamin Aparna. Ayan po, salamat po sa pagpapadala niya ng mga kinatawan dito. Isa lang po siya na hindi nakatay, pero patutusin po, ang dami po na andito mga kasama natin sa kapulisan na handa po sumuporta sa National Press Club. Inaantabayanan din po natin ang pagdating ni kinatawan Erwin Tulfo na siya po ay overseas po talaga nga kasuporta sa National Press Club. Wala po siya sa AXIS party list. I would like to sa kanila po, pagsamantarang putulin ko po, narito po ang ating dating director ng National Press Club at ngayon po ay Director General ng Philippine Information Agency, si Director General Joe Torres. Kasama po niya Sir Alex Gutierrez. Yan po. Hindi po sila nakakalimot dito. Kasama niya si Jules Solis. Ayan po. Ayan po sa National Press Club. So ayan po. Dati-dati po, taon-taon, ang National Press Club ay nakikibahagi sa pagdiriwang ng kaarawan ni Dr. Marcelo S. Del Pilar. Sa ngayon po, ang pinagdiriwang natin ay 173. Ang tawag nila dyan ay Buning Taong Pagsilang. So medyo malalim po, pero yun po pala yung translation ng kanyang kaarawan. Pagkilala po nila kay Dr. Marcelo S. Del Pilar.
At siyempre po, ang pinaka-highlight po ng okasyong ito, ayun nga pong pagpapatayo natin ang busto niya. So, i-unveil natin ang busto ni Dr. Marcelo H. Del Pilar bilang pagkilala po natin sa kanyang kadakilaan bilang ama ng pamamahayag sa Pilipinas. Kung mapapansin niyo po, meron po tayo ditong ribulto dyan po sa labas. Siya naman po si Graciano Lopez Hayla. So, ito po si Marcelo H. Del Pilar ay naging patnugot din po siya ng Garyong Pilipino at La Solidaridad na nagpasimulong po ay si Graciano Lopez Hayla. So, yun po, medyo halito na po si kanyang Boy Abasola. Alam po, may kapapong dumarating, mga kasama natin. Welcome po sa National Press Club at welcome po sa Pilipinas Lumakas. Sa ating pagdiriwang ng National Press Freedom Day or Pambansang Araw ng Pamamahayag sa Pilipinas. At siyempre po, pagunita sa ika-173 guning taong pagsilang ni Gat Marcelo S. Del Pilar. At ang unveiling po, so hard to translate in Tagalog, ano po ba yun, sir? Pagpapasinaya? Hindi. Pasinaya. Pagpapasinaya ng busto ni Gat Marcelo S. Del Pilar. Salamat po sa Commissioner ng Wikang Pilipino. Medyo po talaga may mga terminolohiya na ang hirap i-translate. Ano po, isa din sa salitang atin. So kaya nga po, dumarating yung mga panahon na tayo po ay nanghihiram ng mga salita sa mga salitang Banyaga. At acceptable naman po, sir, di po ba? May mga term po, lalo na po yung mga technical terms na hindi natin basta maisalin. So, andyan po yung ating panghihiram ng salitang wika or salitang Banyaga na tinatanggap naman lang po natin, lalo na sa ating trabaho. Medyo mahirap po minsan yung siyempre mag-deliver ka ng mga salita na dapat ay na naiintindihan, hindi yung pag nagbasa sila ay maghahanap pa sila ng diksyonaryo, di po ba? So kailangan malinaw ang pag-deliver natin ng mga salita para po mas maintindihan ng masa ng ating audience. So mali po, welcome po sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyo lahat.